Patay yung mic, yung ano, camera. What's going on, mga ka-printer? This is Kuya Mo JJ. At ako naman po ang inyong ka-printers, Kuya De. Yan. So, ayan. Sama-sama natin pag-usapan, no, ngayong hapon kung ano nga ba yung mga kagandahan ng pagkakaroon ng ating Epson na large format na SureColor F6330. Yan. So, bago tayo magtungo sa ating topic, wag niyo po munang kalimutan na pa-follow po no ng ating Facebook page or pa-like po para ma-notify tayo sa mga susunod po na live stream na ginagawa po ni Uniprint. So, may mga tutorial po tayong ginagawa dito at mga iba't ibang tips and tricks, no? So, wag niyo na rin pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, no? So, sa Uniprint PH, so wag niyo pong kalimutang i-click yung ating subscribe button at yung ating notification bell. Yan. So, maraming salamat po at magandang hapon po sa mga nanonood ngayong hapon. Okay? So, sublimation. Yan. So, ano nga ba yung tinatawag na sublimation? Yan. So, Kuya Ode, Kuya Rodel, ano sublimation natin na image. Yan. So, ang sublimation po, iyan po yung proseso kung saan pag nagpiprint tayo no ng ating pag nagprint tayo ng design, lahat ng ink no na nakikita sa ating lahat ng ink na nasa papel ay matatransfer papunta sa isang materyales gamit ang isang mainit na heat press. O kaya pwede tayong gumawa niya sa mga mug, sa mga marami eh, sa mga mug, sa mga photo rack, sa mga unan, round pan, face mask, ID lace at kung saan-saan pa. No, so ang problema lang sa sublimation, hindi siya pwede sa mga cotton fabric, hindi siya pwede gamitin sa mga photo printing at sa mga heat transfer paper. So maganda lang siya kung halimbawa gagamitin natin siya sa mga uniform, company uniform, yan sa mga so, katulad dito sa ating uniform. Yan. So yung ating uniform no, pakita na ako nito Kuya Rodel. Yan. So yung ating uniform na nandito sa ating sample. Ayan. So ang kagandahan sa sublimation, pag sinabing sublimation, the design on garments hindi nagka-crack. No, hindi siya don't crack. Ayan. So kahit anong lukot ang gawin natin dito sa ating uniform, kahit na anong lamukos or pagpilipit, hindi magka-crack yung tatak natin sa sublimation. So kahit sira ng damit, oo, yung ating tatak ay nananatili. Akala nga nung iba, itim to na tela na tinatakan ng kulay. So sa totoo lang, yung ating uniform ay puting tela yan nung una na tinatakan ng itim, tinatakan ng pula, at tinatakan ng kulay gray para magkaroon ng design yung ating uniform. Yun. So ano ba ang mga bagay na nalalaman mo about sabli, Kuya Ode? Actually, kahit matagal ko lang naririnig to, ano, wala talaga akong proper knowledge about sa mga kung papaano yung kasi wala naman ako sa business na ito. Ano? Oo, kasi and ayun, sure. So sa pagkapatuloy siguro ng ating talakayan about sublimation, yung mga siguro mga katanungan ko ngayon na yung pagkakataon na itatanong ko sa iyo. Ayos. So sabay-sabay tayong matuto ngayon yes. Hapon tungkol sa sublimation printer. Okay, so ano nga ba yung mga benefits sa pagkakaroon ng ganitong klase ng makina? Ayan. So, balik nga tayo sa ano to, Kuya. Kuya, sa malaki kami. Ayan. Ayan, okay. So, patingin ako ng ating magandang idiot. Tataranta si Kuya Mo Rodel. So, ano ba yung mga benefits na magkakaroon ka lang sa pagkakaroon ng Epson Dye Sublimation Printer? Oo, ayan. So, actually, yung ating Epson F6330, napakagandang magkaroon yan, no? Ang halaga po ng ating F6330 ay 428,000 pesos pero sulit naman na magkaroon ng ganyang klase ng printer no dahil syempre marami tayong pwedeng magawa. Okay, so halimbawa ayaw mong pasukin ng mundo ng pull sublimation ay pwede ka pa rin tumanggap ng mga printing mula sa iba kasi ang mga printer po ng sublimation ay kapag halimbawa sa small printers medyo may kahirapan po tayo pagdating sa mga kulay, 'di ba? Marami tayong na-experience sa mga sublimation printer natin na yung kulay masyadong malayo, yung mga guhit na laging nakikita kapag nagpiprint tayo, merong pizza, ano tawag doon, yung shark teeth. Pakita nga natin yung image natin ng shark teeth, Kuya Rodel. Hindi, iyan yung isa. Yung pangatlong image natin diyan.
Yung isa. Tatlo lang yung kaibigan. Nawala. Hindi, iyan yung pangatlong image. Yun! Yan. So, yung tungkol sa ating printer roller marks problem. So, may mga, ang mga L120 kasi natin, L805, L1300, at iba pang L-series ng ating printer, ay meron yung tinatawag na shark teeth. No, lagi tayo namumroblema. Bakit po kaya nagkakaroon ng guhit-guhit yung printer natin kapag nagpiprint tayo ng mga sublimation, ng mga photo paper sa mga glossy part, no? So, hindi natin maiiwasan yan kasi kailangan po natin talaga ng shark teeth sa ating printer. So, hindi natin ma-encounter yan dito sa ating Epson F6330, no? Kasi meron tayong vacuum, eh. Kumbaga, hinihigop natin yung papel pababa. Hindi natin kailangan gumamit ng mga shark teeth na ganyan. Okay, so yung mga ganyang problem sa ating L120 ay normal na. Kasi ang ating printer po ay, ang sublimation po kasi talaga ay ginawa yan for large format printer. Pakita natin yung isa nating ano, yung merong F6330. Yan, so yung ating mga sublimation po kasi talaga ay modified lang. No, yung L120 na yan, kumbaga pinaubra lang natin yan na gamitin sa mga maliliit na printer. Kaya yung mga consequences na na-encounter natin, kagaya ng pagdating sa paghahabol ng kulay, normal yan. Yung pagguguhit, normal din po yan. So pati yung mga, ano pa, yung mga sumasahid, yung head, ang dami. Actually, ang sakit sa ulo ng sublimation printer na maliit. Kaya kung halimbawang ayaw nyo na magkaroon ng ganyang problema, ito na yung solusyon, no? Pwede kayong mag-avail ng ating Epson F6330 na dye sublimation printer dahil yan, lahat ng yan ay wala sa ating mga Epson printers na original. So, ang tinutukoy mo, Kuya JJ, na printer is yung mga inkjet printer natin. Oo, yung mga maliliit. Oo, yan ang kadalasang problema. So, yung iba, akala may problema lang sila sa printer, pero ang totoo, kahit anong printer ang gamitin natin dyan, normal yan, no? Kasi nga, ipinilit lang natin, eh. Dahil hindi tayo makabili ng malaking makina, kaya ang ginawa natin, inilagay natin yung ink ng mga malalaking makina sa maliit na printer. Okay. So maraming mga problema tayong nakikita, mga consequences na dapat tanggapin na lang natin na hindi talaga natin siya maiiwasan. So okay. Ibig sabihin itong mga large format printer natin na para sa sublimation, talagang dinesign ito para sa sublimation. Sa mga malalaking makina talaga 'yan. Yan. So kung halimbawa meron kang ganyan, syempre madaling gamitin yung ganitong klase ng makina. Actually, mas madali pa siyang gamitin kumpara sa mga maliliit na printer. No, kasi kapag nag-drag ka diyan ng image, pipindutin mo lang yung print, Kuya Ode. Magpi-print na yan ng kusa. Pagkatapos mag-print, meron pa yang AutoCAD. Siya na mismo magka-cut ng ating media pagkatapos. Hindi mo na kailangan mag-manual cut. No, 'yun ang kagandahan ng ating F6330 na printer. Okay, at saka hindi siya sakit sa ulo, syempre. Yung sa atin nga dito, Kuya Rodel, yung ginagamit natin diyang printer, ay pinapabayaan lang nila, abs, di ba, pag nagpiprint. Oo. Hinahayaan na lang nilang malaglag kasi pagkalabas ng ating mga papel sa ating printer, tuyo na kagad yun. Kaya kahit pabayaan na lang niya yun na malaglag ng malaglag ng malaglag pagkatapos, walang problema. Hindi mo na kailangan bantayan yung ating mga printer. Okay? At saka yung ating mga large format na printer, Kuya Ude, ay gumagamit sila ng chips. Yan. Ano ba yung chips na yan? Yan. So yung chips na yan, syempre, dyan nakadepende yung ating makina. Dyan yan nalalaman kung puno pa ba yung tangke natin or paubos na. Kasi yung ibang mga printer kasi natin, na kapag walang chips, magugulat ka na lang, habang nagpiprint yung ating printer, hindi na siya naglalabas ng ink. Yung pala, naubusan na pala tayo ng ink sa tangke. Okay, na bawal mangyari yan sa lahat ng printer. Yes. Bawal silang masaida ng ink dahil pag nakahigop ng hangin ang ating mga printer head, pwede tayong masiraan. Pwede magbara. Yes. No, kaya importante yung paggamit ng chips na wala sa ibang mga brand ng mga printers na meron sa ating F6330. Ayan, no? So, importante yan, no? Kaya... Ibig sabihin, Kuya JJ, once na mag-low na, ang ink mo, nagwa-warning na siya. Yes, nagwa-warning. Nagwa-warning na siya. So, may lalabas siya na warning sign na kulay yellow, pero hindi ka kagad magpapalit. Kumbaga, ang warning na yon ay nagsasabi lang na maggaya ka na ng panibagong ink na pwede mong isalin. So, ako naranasan ko yun na lumabas yung warning. So, ginamit ko pa rin siya ng tuloy-tuloy at nakaubos pa ako ng isang rolyo.
Imagine mo naman, so, di ba? So, ibig sabihin, marami pa pala marami yun. Pa siyang mapiprint. So, nag-warning lang siya. Para ihanda mo ihanda na bumili ka na ng bagong stock. So, pag naubos yun, sasali na lang natin yung bagong stock. Tapos, magiging full ulit yung ating chips dahil may bago tayong chips na ilalagay. Okay? So, yun ang napakamagandang features ng ating printer na wala sa iba. Na yung tipong, yung iba kasi silip ng silip, meron pa bang laman yung tangke natin? Oo. Diba? So, hassle yun. Hassle no? Hindi kagaya ng merong nagwa-warning sa'yo. May mga sensor tayo na nagsasabi kung ubos na yung media, kung ubos na yung ink, kung may mga nakabukas bantakip, napakaraming sensor ni Epson na malaking tulong para mas madali nating magamit ang ating mga makina. Ayan. At saka syempre, mabilis ang production, Kuya Rodel. Yes. Sa palagay mo, ano ba, matatansya mo ba kung gano'ng karami yung maipiprint mo kung continuous na printing? Mm-hmm. Okay lang ba yung continuous printing? Mm-hmm. For so, example, sa buong maghapon. Oo. So, working day, working hours. Oo. Minsan nga, mapagkukumpara mo yan sa pagpiprint ng mag. Halimbawa, magpiprint ka ng mag sa L120. Ah, okay. Ang isang A4, kapag nagprint ka sa L120, aabuti niya ng mga 10 minutes, mahigit, mga ganun, no? 10 to 12 minutes kada isang A4. So, dati naranasan ko, may tanggap ako 600 mag, Kuya Ude. 600 mags na kailangan ko na kagad ma-print dahil kakapusin ako sa oras dahil malapit na ang yung event. Ngayon, sabi ko, ipiprint ko na lang siguro to sa large format kasi bukod sa mas mabilis, sa tingin ko mas makakamura ako sa presyo ng pagpapaprint sa ating large format kasi mas mura lang eh. No? At saka yung kulay, di ba? Yung skin tone ng tao, ito kagaya nitong mag na pinrint natin last live stream, yung mukha ng tao walang kahirap-hirap dito. Talagang hindi siya namumula, malinaw na malinaw yung detalye. Parang yung print nito ay may halintulad natin sa mga print ng small printers. At saka yung head kasi nito eh, precision core kasi head natin. Ibig sabihin ito, print nito sa F63 natin. F6300 na talaga. Mm-hmm, yan. Hindi yata sa F530. So pareho lang naman yun. Yan. So ang ganda ng skin tone, yun lagi ang problema ng mga nagpiprint ng sabli, yung namumula. No? Namumula yung mukha, naninilaw, ano pa, yung mga kulay asul, nagiging violet, nakaka-stress. Kaya nga, kung ako, kung mapapala rin ako at magkakaroon ako ng ganyang klase ng makina, kahit hindi na ako mag-pull sabli yung mga ganitong business, kahit mag-focus na lang ako sa pagpiprint. Kasi halimbawa, sa Baliwag, pag nagtayo ako ng isang shop sa Baliwag sa amin, lahat ng may sabli sa lugar namin, hindi na nila kailangan mag-provide ng sublimation printer. Kasi pwede na silang magpa-print na lang sa akin dahil ako, meron akong original Epson na hindi na sila mamumroblema sa maintenance ng kanilang printer, pati na rin sa mga kulay na kayang ibigay ng kanilang printer. Kapag nagpiprint nga ako ng lanyard sa Epson L120, hindi maiwasang sumayad eh. Nai-stress ako, laging sumasayad yung head. Dahil mahaba yun, 40 inches eh. Sumasayad at sumasayad. Kaya, ang laking tapo ng mga nare-reject. Kaya importante talaga na masarap magkaroon ng ganitong klase ng printer. Kahit mag-focus ka lang sa pag-piprint, kahit hindi ka na mag-production. No? So, tsaka matipid sa ink to. No? Matipid sa ink dahil yung buga nga nito ay sobrang nipis lang. Kasi yung sa L120 natin, mapapansin nyo, kapag nagpiprint tayo dyan, di ba kailangan ihantayin pa natin siyang matuyo at saka natin ngayon siya may ilalagay pa lang sa mag. Hindi pwedeng pagkalabas na pagkalabas, ilalagay mo kaagad sa mag. Hindi pwede. Kailangan patuyuin mo muna yung sabli dahil makapalampahid ang ating mga inkjet printer kumpara sa ating mga precision core na Epson. Okay, kasi ang precision core po, sobrang liliit po ng butas niyan. Na halos tinalo niya yung liit ng butas ng ating mga inkjet printer. Tsaka advanced technology po ginamit natin dyan. Yung mga yung mga printer head kasi ng L120, mga pinaglumaan na ng Epson yan eh. Mga dating technology na yan. Yung bago kasi precision core na. Yung mga workforce, yung mga magagandang klase ng printer ni Epson, puro precision core na po ang ginagamit. Okay? Okay. So ako kasi may... Ang pagkakaintindi ko kasi, pag malalaki yung mga printer, yung mga large format natin, hindi niya kayang i-achieve yung sobrang liliit na mga details. Oo. So dito pala sa F63 natin, so kahit gano'ng kaliit ang details, nakukuha pa rin naman. Niya. Kayang-kaya niya yun. At saka, sabi nga ni Sir Franklin Baroga,
no, ng pub print line na merong 8 Epson, di ba? Sipin mo, bakit siya bibili ng 8 Epson? Sa tingin mo, bakit siya, kung magdadagdag ako ng makina, bakit Epson pa rin ang pipiliin ko? Ibig sabihin, maganda yung naging servisyo sa kanya ng ating Epson printers. Actually, sa usapang sabli, kapag may mga kakilala kang may mga large format na nagpo-pull sabli, kadalasan Epson ang makina. No, kadalasan, hindi ko naman nilalahat, syempre. Okay, kadalasan Epson. Kasi nga, pagdating sa sublimation, talagang saludo tayo sa Epson, sa mga Epson printers. Kasi ang ganda ng kulay. No, kung makikita nyo lang yung mga video nila kung paano nila pinag-aaralan yung bawat timpla ng ink. Oo. Para ma-perfect lang natin yung kulay na gusto natin. Diba? So, napaka-importante yan. Okay, at saka syempre, 44 inches na yung ating machine. Marami na tayong mapiprint. Yung mug na sinasabi ko kanina natanggap ko, na-print ko lang siya ng 2 oras. Imagine ha, 2 oras, 600 mug ang pinrint ko. Nasa papel ha. Oo. Kasi kapag sa L120 ko yung pinrint, yung 600 pieces, Diyos ko matagal po. Matagal yun. Good luck sa akin. Kahit magdamag akong mag-print, feeling ko hindi ko matatapos baka yun. Baka ilang araw yun. Oo. Kasi tatlo lang ang kaya sa isang A4 eh. Kailangan mo makapag-print ng 100 page. No? So medyo, 200 page para matapos yung 600 mugs. So talagang hassle, buti na lang talaga meron tayong demo unit diyan dati kaya nakapag na napabilis yung aking printing ng so yung mga 2 or 3 araw mong ipag-print dito. Oo. 2 hours lang. 2 hours lang sa ating baka nga wala pa. Oo, napakabilis talaga. Actually, ala naman problema kay Epson kahit mapa 2 pass yan, 3 pass, 4 pass. Pare-pareho lang yung kulay niyan sa sublimation. Actually, mas maganda pa nga yung mga maninipis lang ang pahid eh. Mas natatransfer lahat yung ink sa materialis natin. Kumpara dun sa mga makakapal ang pahid. Kapag kasi makapal ang pahid sa papel, may mga naiiwan pa dun sa papel. So, sayang lang ang ink. Kaya kadalasan, 2 pass, di ba? Printer lang na 2 pass is magandang maganda na sa ating Epson. So, kahit makita mo yan nagpiprint sa papel na may guhit, pagdating yan sa tela, wala nang guhit yun. Okay, so napakaganda ng quality ni Epson. Yan, so yun nga, meron din siyang take-up system. Kung halimbawang ayaw, gusto mo mag-print ng tuloy-tuloy. So merong nagro-rollo dyan sa ilalim no, ng ating F6330. Pwede kang mag-print ng isang buong rollo ng tuloy-tuloy, walang hintuan na hindi mo kailangang bantayan. So hindi, pwede mo nga talaga siyang literal na tulugan. Dahil nag-auto-clean naman yung ating printer kapag kailangan na niyang mag-head clean. Hihinto yan. Mag-clean, tapos magtutuloy ulit. Hindi siya yung tipong nasa kalagitnaan ng printing, tapos hihinto muna, mag-clean, hindi. Tatapusin niya muna yung isang printing, pagkatapos hihinto yan sa gilid, mag-clean, pagkatapos tuloy ulit ng production. Okay, walang shark teeth ang ating mga Epson printer dahil nga de-vacuum tayo. Wala kang kahit konting guhit na makikita dyan. Laging makinis, laging mabilis ang production. At ano yung tungkol pala sa ink, Kuya Ude? Yes. No? Kasi ang ink natin ng generic ay nasa 250 ang isang bote. Sa Epson kasi, ang presyo ng ink natin, ng original Epson, 2650. Ang 2,650. Isang, ang sukat noon ay 1.1 liter. Okay. Sa madaling salita, yung presyo po ng original ink at presyo po ng generic is pareho lang. Kasi kapag nag times 11 ka, sa 250, aabutin din siya ng mga 2,750. Actually, mas mahal pa pala yung generic. Parang ganun din ano. Oo. So, diba? At the same time, mas maganda pang gamitin kasi original na ink. Original. Oo. Akala kasi nung iba, hindi po, porque 2,650 yung ink na isang pack. Mahal na. Pero kapag talaga pinagkumpara natin yung 100 ml sa 1.1 liter, oo nga, no? Mas mura pa pala yung original ink. Bakit tayo nagtsatsaga sa generic ink na sobrang layo ng kulay lagi ng printing. Diba? So doon lagi nagkakaroon din ng problema. Oo. Pag gumamit ka ng mga generic na ink. Mm. So pagdating sa kulay. Kaya nga. Oo. So talagang ano, naranasan ko yan yung gray. Diba? Sino bang hindi nai-stress sa kulay, gray na kulay pagdating sa sublimation. So check natin kung may mga comment tayo, Kuya Rodel. Yan. Yan o. Sabi ni Ma'am Angelica Cordon Libramonte, hi mga sir. Sabi naman ni Sir Alan Valentin, how much po? Yan, so yung ating Epson F6330 na 44 inches po ay 428,000 pesos. So para sa akin, napakadaling bawiin yan.
Kuya Ude, no? Oo. So ikaw ba, Kuya Ude, nagkaroon ka ba ng project na pang-sabli? Ah, yes. Oo, dahil sa loob ng 8 years ko nga sa printing ko, no? Mm. Sa amin, sa lugar namin, kilala ako na ako gumagawa ng mga fan run. Yung mga fan run na t-shirt. Oo. So yung local government sa amin, sa akin umu-order, akala nila ako gumagawa. Okay? So yun nga, yung nabanggit mo kanina, outsource. Outsource. Okay, nagpapa-outsource ako, and then sa isang tumutubo lang ako diyan or nagma-markup lang ako. Ayun, so malaki yung aking kinikita. Pwede ba nating i-share, Kuya Ode, kung magkano yung, kumbaga para magka-idea lang sila, magkano ba kitaan sa ganyan? Actually, mag-markup ka ng 20 pesos, 25 pesos. Hindi ko lang sabihin kung magkano yung minarkup ko. So bigyan lang natin sila ng range ng mga 20 to 25 pesos. Pero ilang piraso yun? Sabihin natin sa fun run, minimum siya ng ang pinakamataas ko na sa aming lugar na natanggap ko is nasa 4,000 na t-shirt. 4,000 sa t-shirt. So times na lang natin sa 25. Abot siya ng 100,000 ang kikitain. Diba? Isang project pa lang yan. Yes, outsource lang yun. Outsource lang yun. Wala ka pang makina nun. Wala akong makina. Wala kang trabaho, talagang laway lang ang puhunan. Kaya kung magtatayo ka, sa'yo na ako magpapaprint. Oo. Tsaka ganyan din yung diskarte dati ni Sir Franklin. Tumatanggap lang siya ng trabaho, tapos pinapasa niya sa merong printer. So ngayon, meron na siyang walong makina. Oo. Diba? Maraming ganun ang naging diskarte na nakikiprint lang sila nung una, bandang huli, nagkaroon na sila ng sariling makina. Lalo ngayon mag-e-election. Mas practical, yes, gumamit ng mga cotton spandex kasi mas mura at saka mas quality yung kulay. Kasi kapag screen printing pa rin ang inasahan natin ngayon, more on one color, no? Mas mura, yes, mas mura. Pero more on one color, hindi kagaya ng meron tayong cotton spandex, yung mukha talaga nung nakangiti nating politiko na manok, yung manok natin sa election, ay talagang makikita mo buo yung kulay, no? Kaya lang, syempre, more on white lang tayo doon. Yes. No? Hindi tayo pwede. Pero marami din, ano, kalimitan yung mga leader ng bawat barangay ng politiko, sila yung mga naka-full sublimation ng mga... Yung mga coordinator. Siyempre, para malaman. Tapos yung mga pinamimigay, mga pinamimigay sa mga constituents nila, yun yung screen printing. Diba? Kasi kapag election talaga, talagang 1,000 ang uubusin mo pagdating sa mga paraphernalia. Saka marami din sa mga schools, yung mga uniforms nila kalimitan, mga full sabli na rin. Oo, kaya nga napakalaking bagay talaga na meron kang ganitong makina. Actually itong makina na to, napakagandang investment. No, dahil kung ako tatanungin niyo, napakadaling i-market ng ganitong klase ng negosyo. Napakadaling madaling i-market kasi alam mo kung bakit, Kuya JJ. Kasi nga yung quality, durability ng iyong produkto talagang pwedeng ipagmalaki. Oo. Dahil talagang sobrang tibay nito. Oo. Tsaka uniform natin, 'di ba? 2018 pa 'to. Ang uniform po namin nakakahiyaman, tigta-tatlong piraso lang kami. So ibig sabihin madalas 'tong laban. No, madalas laban 2018 pero hanggang ngayon nananatiling matingkad yung aming uniform. Yung pula-pula pa din, no? Oh, sira na nga ako yung JJ. Oo, yung tahi. Nauunang masira yung tahi kumpara sa pinakatatak ng ating uniform. Kumbaga... Sobrang tibay. Oo. Napakatibay. Oo, and tsaka... imagine yung kupas, di ba? Hindi naman kumukupas. Hindi talaga kumukupas. Kahit konti, hindi mo siya kakikitaan ng pagkakupas. Yun yung kagandahan at isa sa mga nagustuhan ko talaga sa sabli. Oo. Tsaka yun nga, mura lang. Puhunan, di ba? Magkano lang ang sublimation paper? Nasa piso. Kapag sa large format, papatak lang yan ng piso. Yung isang 12x12. No? Napakamura lang ng papel. Yes, magandang investment talaga itong assembly printer. And also, maganda rin pagkakakitaan. Oo, imagine mo na lang, ano, sa isang cotton spandex. Alam ko, magkano nga ba mga cotton spandex? Alam ko, nasa 50 pesos lang yan. Per kilo? Hindi, ano per ba? T-shirt. Ah, per t-shirt? Yung mga tahina. Alam ko, mga nasa 50 pesos lang yan. Ewan ko lang kala Ma'am Angelica kung pamilyar sila dito sa presyo ng cotton spandex, pero yung magkano lang yung tatak niyan, nasa siguro 5 piso pinakapuhunan sa tatak. No, tatak, tapos yung press natin, mura lang naman ang konsumo ng kuryente ng ating heat press . No, so nasa 15 pesos lang yan or 16 pesos kada isang oras. So, ang gasarap. Tapos pwede mo nang ibenta yung ating cotton spandex ng 80, 100, 120 at saka napakadali niyang i-market. Dali niyang ibenta, Kuya Ude. Yan. So, hindi lang naman kasi uniform ang pwede natin gawin . No? Marami pa tayong pwedeng magawa kagaya ng mga ganitong photo wrap.
Diba? Yung mga, ang hirap naman na magpo-photorak ka na napakamahal, alam nyo, magkano ang photorak na ito? 220. Tapos ang gagamitin mo lang print is yung pang-generic na medyo hindi maganda yung kulay ng tao. So, hindi siya sulit. So, mas masarap ipakita kay client yung mga produkto na may magandang kulay at quality. Yan. So, ito medyo naduling lang to siguro sa pagka-presto. Mm-mm. Yan. Pero yung kulay, okay na okay. Kahit mga plaque or plaque, ay pwede tayong gumawa. Yan, si Sir. Si Ma, so, ano ba yung materialis na yan? Itong plaque na to. Ito, sublimation din yan. Oh, I mean ito, glass ba siya? Or para sublimated? Para siyang glass. Para siyang glass na parang mirror type. Yan. So, ang sabli niyan ay sa likod. So, ikaw ang magkakabit nito. Ikaw ang magkakabit ng pinaka-glass na to sa ating kahoy. Ikaw ang magdidikit. So, may kasamang pandikit yan kapag bumili tayo. Yan. So, yun nga, mas mabilis kapag alimbawang may mga project tayong maramihan, sisiw lang. Si Sir Franklin nga, no, sabi niya, alam mo, Sir, alam mo, sabi niya sa amin sa live, sabi, alam nyo, dito ko lang napatunayan sa printing na yung kaya mong kitain sa buong isang taon ay kaya mo lang kitain ng isang buwan. Diba? Tama. Isipin mo naman. Totoo yan. Isipin mo naman kung gaano kalaki yung sinasabi niyang kita na kaya mong kitain lang sa loob ng isang buwan. Yung kinikita natin sa loob ng isang taon. Diba? At saka sabi ni Sir Franklin, lahat naman tayo ay magagaling. No? Lagi, yun ang natandaan ko sa kanya. Lahat naman tayo ay magagaling. Pero, hindi lahat ay may lakas ng loob para pasukin ng mga ganitong klase ng negosyo. Dapat, patapangan lang yan. Palakasan lang yan ng loob. Yes. No? And also, siyempre yung discarded din. Oo. Kung kasi halimbawa medyo negative kang tao, medyo mananatili talaga tayo sa ganitong estado. Pero kung talaga tayo ay magiging agresibo, no, magiging malakas ang loob natin na pasukin ng mga large format, may patutunguhan tayo. Basta alam natin yung tamang diskarte, tamang desisyon sa pag-negosyo. Okay, may dadagdag ka pa, Kuya Ode? Ayan, so may katanungan lang ako sa iyo, bakit ba Epson? Ayun. Ang ating kailangang bilhin or yun ang ating kailangang piliin. Oo nga, no? Kasi pagdating sa sublimation, napakaraming brand naman talaga. No, pero si Epson, bakit Epson? Kasi kapag sinabi mong Epson, no, kasi yung Epson, pansinin mo sa mga nagbebenta ng makina, ano ba kadalasang sinasabi ng mga ahente sa atin? Epson na po ang printer niya, naka DX5 na po tayo diyan, o kaya DX7 o kaya DX11. Laging yun ang bukang bibig ng mga ahente dahil kapag nalaman nilang Epson, mas mahihikayat mo ang isang buyer na bilhin yung makinang binebenta mo. Okay? Kasi kapag sinabing Epson na kagaya ng ating F6330, sila mismo gumawa ng kanilang makina, sila mismo gumawa ng kanilang printer head, sila din mismo ang gumawa ng kanilang ink. Okay? Kumbaga, talagang nakakasiguro tayo na compatible sila sa isa't isa. Hindi siya kagaya ng mga China brand na sublimation na nakadepende lang ng head sa Epson, okay. Nakadepende lang ng ink sa ibang mga third party, di ba? Laging may third party kina-involved dito. Hindi kagaya ng Epson, lahat kanila. Kanilang machine, kanilang head, kanilang ink. Meron pa nga silang papel. Meron din silang sariling sublimation paper. Yun yung yung papel na mas madaling gamitin. May madaling matuyo, mas madali yung magpag-transfer ng ink. No? So nagulat ako, meron na rin silang papel. Ganun na talaga sila, ganun nila pinahalagahan ang quality ng kanilang kliyente. Ultimo papel, yes. Na sinisiguro nila na may magandang output na kalalabasan ng kanilang produkto. Diba? Sobrang pinag-aralan nila yan ng matagal. No? Pag sinabing Epson, isa lang ang maiisip nyo. Printer yan. Okay? Kasi nga, matagal na silang kilala sa mundo ng mga printer. Okay? At saka pag sinabing Epson, talagang syempre quality yan, no? So quality, matibay, at syempre medyo pricey, aminin na natin yan, talagang medyo may kataasan ang presyo ng Epson, pero reasonable price naman yan, di ba? Yung sa ink nga lang, di ba, akala natin mahal, pero sa totoo lang mas mahal pa pala yung mga generic ink na nabibili mo kumpara sa mga original
na Epson, no? So alam ko magkakaroon tayo ng Epson na A4 size. Alam ko pag bibili ka ng isang mga makina, mga printer na ganyan, napakahalaga ng head. Oo, 'di ba? Napakahalaga ng head. So ano ba yung lagi na encounter ng mga ibang brand na ano ang kaibahan ng head ni Epson? Yan. So kasi precision core na gamit natin eh. Talagang paano ba papaliwanag to? Technology na ba to? Oo, sobrang advanced na ng technology na to. Sobrang pino ng print. Talagang yung alam mo yung sa CMYK, di ba? Sa screen printing. Mm-hmm. Sobrang tamang-tama, accurate yung pagkakahanay ng mga ink niya sa ating papel. Hindi kagaya ng iba na grainy, di ba? Yan ang problema, di ba? Kapag halimbawa medyo sablay ang ating CMYK, medyo obvious, medyo halata sa ating tatak. So, yung ating Epson ay talagang pinag-aralan yan. Yan. So, may mga tanong, oh. So, sabi ni Sir, ni Ma'am Ann Baldo, sabi niya, hi po, no po recommend yun na printer for home schooling. Yan. So, para sa akin, homeschooling, wala namang problema kung anong brand, pero pwede tayong mag-Epson, no? Mas maganda kung Epson dahil pwede tayong gumamit dyan ng mga original o kaya ng generic ink nang walang kahirap-hirap. No, pansinin niyo, ano ba yung mga kadalasang minomodified na printer? Sa Ecosol ginagamit nila yan sa L1300 Epson. Sa DTF ginagamit nila is L1800 Epson pa rin. Ganon katibay ang Epson. Ganon kagandang yes. Epson na kahit sa modification nagagamit talaga siya. Actually, yes. Hindi naman 'to nagugustuhan ni Epson, pero yun ang kagandahan sa mga printer nila na sobrang tibay. Kasi kapag yung ibang brand ang ginamitan mo na ibang ink, alan, hindi na magtatagal yan. Masisira ka agad yan, Kuya Ude. Kalimitan kasi sa mga ibang head. Yung kanilang, sa ibang printer, yung head nila is nakaseparate kasama doon sa kanilang cartridge. Oo. Si Epson kasi nakaseparate yung head niya. Mm. So ito yung maganda kaya. No? So madali, pagdating sa maintenance, madali rin sa Epson i-compare sa isa ibang brand. Tsaka ang warranty sa ating sublimation, 'di ba? Ang warranty sa ating mga printer ay pwede nating i-extend, 'di ba? Mm-hmm. So napakasarap lang ng ganun na saka makakita ng printer brand na kayang magbigay ng warranty hanggang 3 taon. 'Di ba? Kasi nga maganda yung quality ng yes, ganun ng, sila katiwala. Ganun sila, sobra silang tiwala sa kanilang produkto na hindi yan basta-basta masisira. Actually, naranasan ko, Kuya Ude, yung ating 33130 dito sa ating store na naiwan natin nung lockdown last year. Mga 6 na buwan yata siyang hindi nagamit. No? So, nag-alala si boss, sabi niya, Jay, head clean mo nga yan. Tingnan natin kung okay pa yung head kasi tagal na nang hindi nagagamit yan eh. So, hin-head clean ko yan, nag-nozzle ako, kahit isang bungi, wala akong nakita. Talagang masasabi natin na durable at napakatibay ng mga Epson printer. Kahit hindi F-series, kahit mga T-series na mga CAD printer o kaya S-series natin. So, patingin nga ako ng comment natin, Kuya Del. Yan, so sabi naman ni Sir Rolando Pellegrino. Pellino, good afternoon. Mga Sir, shoutout po from Mati City, Davao Oriental. Yan. So, shoutout po kay Sir Rolando Pellino. At sabi naman po ni Ma'am Scott, ay si Sir pala to, Sir Scott J. Sare. Hi mga Sir, mas advanced po ba ang Epson kesa Canon printer? Iyan, so hindi ko po masasabi no, kung advanced sila. No, mahirap mag-comparison dito, pero sa usapang negosyo, Sir Scott J., no, ay talagang mas lamang si Epson dahil hindi mo siya pwedeng, sila Canon kasi hindi mo siya pwedeng gamitin as pigment, as sublimation na mga small printers. No? Ewan ko lang kung may nakagawa na yan, pero sa experience namin dito, hindi natin sila pwedeng gamitan ng mga pigment at sublimation. Yun lang ang ano ko, pagkakaalam ko. So ayokong magkumpara dito, baka tayo managot. Okay, pareho namang maganda yan. No? Nagbebenta rin kami dati ng Canon na printer, pero mas nang ibabaw si Epson sa amin kasi yun ang pinaka mabenta talaga no pang negosyo para sa ating mga ka-printers. Okay? Yeah, so any question po sa tingnan natin sa ating mga branches. Kuya Del, baka may mga nag-comment diyan. Yan. Yan, so medyo matumal sa ating mga branches, no? Minsan kasi nagpupunta sila sa ating main
sa ating main na live stream. You know? So, sabi ni Sir Scott J. Sare, okay, salamat mga sir. Yan. So, pagdating sa quality ng mga large format, mapa, ano na yan, S-series, F-series, yung mga S-series kasi natin, yung mga Ecosol. No, yung mga Ecosol bet printer natin na talagang sobrang pino ng print niyan. Napakaganda ng kulay. At saka yung ating Epson sublimation, Kuya Ude, may mga nilalabas tayong mga fluorescent yellow. Ah, talaga? Mayroon fluorescent pink na sa mga small printers natin. Ibig sabihin nakaseparate siya ng cartridge? Hindi, bali tatanggalin natin yung yellow at magenta. Ang ipapalit natin ay mga fluorescent ink. So, ilang colors meron ba ang ating Epson? Bali, CMYK pa rin siya. Yung bagong labas na F531. Ah, okay. So, pero wala siya nakaseparate. So, magdi-decide ka kung gusto mong maging fluorescent color yung ink mo. Hindi. Meron talagang model na fluorescent yellow na talaga yung nakalagay. Ah, okay. At fluorescent magenta. Kaya yung mga fluorescent color, yung mga luminous yellow, yung mga parang neon. Neon colors. CCU. No, CCU yan sa ating Epson printers na napakaganda ng kulay. Kahit kami dito ni Jonel, nung nakita namin yung print ng mga fluorescent yellow, fluorescent pink, grabe. No, talagang literal na napawaw kami. Yung tipong nagkatinginan kami ni Jonel, grabe no. Sobrang ganda talaga ng quality ng mga merong fluorescent yellow at fluorescent pink na mga Epson printers. Actually, sa pagkakaalam ko, sila pa lang ang kauna-unahang nakaisip na gumawa ng ganyang klase ng kulay sa mundo ng sublimation printer. Okay, so nakakabilib at kilalang kilala ang Epson pagdating sa ganda ng kulay. Kadalasan pag ano, kapag mga China brand na sublimation, hindi naman sa sinisiraan ko ha, pero dyan magkakasubukan sa kulay gray. No? Sa gray talaga. Sa gray talaga. Yung tipong wag, hindi ka maghahabol dapat. Kung ano yung nakikita mo sa monitor, try mong palabasin sa ating output. Mahihirapan tayo. Yung tipong maghahabol pa tayo ng kulay, gagawa pa tayo ng swatches. Hindi kagaya ng mga Epson printers natin, talagang kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Yung gray, gray talaga. No? So sabi ni Sir Hubert Morada, sabi niya, good day Sir Ude. And Sir Jay, nod-nod muna habang free time sa work, watching from Camarines Sur. Napakalayo pala ni Sir Hubert, no? Sa Naga. Yan. So sabi naman ni Sir Rem Magpantay de Vera, Sir, anong ma-recommend yun na printer para sa mga starting pa lang na sa printing business na magandang quality ang output. Meron kasi yung iba, dark na pag nasa fabric. Yes. Actually, hindi lang yung iba, no? Karamihan. Karamihan talaga. Kapag nag-print ka sa mga generic printer, no? Yung mga generic printer, yung mga generic ink, ang dilim. Sobrang dilim. So, ibig sabihin, isang possible kaya ganun is dahil doon sa ink na ginagamit. Oo, yung ink na ginagamit, no? Kasi yung, tsaka yung buga niya, sobrang lalaki. Okay. Sobrang makapal. Kaya tumitingkad, no? Malaking ano yun eh, malaking factor yung makapal yung pahid. Kaya syempre kapag naisalin natin yan sa tela, sobrang tingkad. Kaya ina-adjust talaga natin yung kulay. So bali sir, sino ba yung nag-comment, Kuya Adel? Yan. So Sir Rem Magpantay de Vera, yan. So kung ako tatanungin niyo sir, kung wala pa tayong sublimation printer, pwede naman tayong magpa-print. Kami dito kay Uniprint tumatanggap kami ng printing. 25 pesos lang per square foot ng ating sublimation. Di ka na mai-stress sa kulay. Di ba? Halimbawa, marami kang tanggap. Oh, 25 pesos per square foot, ha? Tanggap natin. Isipin nyo kung gaano kalaki kita doon. Kasi yung tarpaulin, pa 15-15 lang, eh. Di ba? Mas mahal pa yung ating sublimation, 25. Di ba? Samantalang magkano lang puhunan sa papel, Kuya Ude, papiso-piso lang yan. Di ba? So, ang sarap maging business yan kung magkakaroon ka ng ganitong klase ng makina. Diba? 25 pesos per square foot. Siguro pinakapuunan dyan, mga 3 pesos. No? 3 to 5 pesos. Ang laki na ng patong nun. No? Pa 50-50. Ah, pa 50-50. Pa 20-20 kada isang square foot. So, nagpiprint kami nyan. Kung gusto nyo ng magandang quality ng sabli, pwede kayong magpunta dito sa Kamuning, Quezon City na sa Uniprint. Pwede kaming, tumatanggap kami ng printing lang. Kayo magpe-press. Okay? So, pwede yun. No? Pag halimbawa talagang nai-stress na kayo sa kulay, meron naman tayong paraan. Okay? Sabi ni Sir Hubert, well, de. Sir, ask ko nga pala, na-try nyo na po ba ang pop vinyl? Maganda din po ba output? Ano yung pop vinyl?
yung nakaalsa, yung para siyang boulder yata na makapal. Alam mo yung pop ad, pabalik sa iyo din, pero akala makapal. Ko, kaya kanina nakatingin ako kasi akala ko screen printing ang tinatanong. Parang ganun din yung output. Meron din? Oo. May yung ganun din. Makapal din na para sa goma. Ah, okay. Ayan. So, hindi pa ako nakapag-try noon, no, yung ating, hindi yan, screen printing yan. Screen printing yan. Yung pop vinyl lang, pop heat transfer vinyl, lagay mo. Heat transfer vinyl. Talaga, may ganun din. Oo, so, piniprint mo rin? Kinakat. Ah, kinakat. Mm-hmm. So, wala tayo wala, dito. Wala, wala. Iba lumalabas. So, maganda siya. Nakakita na ako niyang ganyan. Maganda siya. Pero hindi pa ako nakapag-try, no, personally. Kaya hindi ko masasabi kung okay. Kung tumatagal ba. Baka kasi mamaya medyo madaling matanggal. No? Pero maganda rin nating itryan minsan sa ating mga webinar, no, para maging pamilya. Actually, marami ko nakita ditong mga special vinyl sa store natin. Siguro ite-testing namin 'yon para makapagbenta na rin tayo, no, sa ating mga branches. So, pag-aaralan namin 'yan na ibenta rin. Maraming klase ng vinyl. Sir Asko, Sabli, for jersey, nagpiprint din po kayo, how much po? 'Yun nga, 25 ano tayo, 25 pesos per square foot tayo sa mga printing. Pwede kang magpa-print sa amin, sir, ng papel, pero wala kaming heat press. Kayo po magpapapress noon o kayo magpe-press. No, wala tayong heat press sa ngayon eh. So print lang po kami. No, so sabi ni Sir Rolando, so nga sir, sa school na pinagtatrabaho ni Mrs. ay Epson lahat yung printer na ginagamit nila. Solid Epson kasi. Solid eh, talaga. Yun. So maraming salamat Sir Rolando Pelinyo, no? Talagang pag Epson na actually na kahit hindi mo napurihin ng Epson eh. Napakadali niyang i-market, no? Actually ngayon nagkakaubusan ng stock, no? Nagkakaubusan ng mga Epson printers kasi ang daming bumibili kahit pandemic. Imagine si Sir Franklin last lockdown, no? 'Di ba lockdown, no? Walang kadalasan yung iba sarado, pero hindi si Sir Franklin na merong pulsable. Mas naging doble pa yung trabaho daw niya nung mga panahon na yon. Kasi talaga, naging mabenta yung mga face mask, yung mga PPE kasi nagkakaubusan daw noon. Kaya kailangan ay yung iba puro sublimation ang ginagamit. Diba? Isipin mo, sila lang ang bukod tangi na hindi masyadong naramdaman ang pandemic last year. Karamihan kasi sa mga negosyo last year talagang nabaldado ba tawag doon? Yung parang napilay. Humina. Oo. No, so medyo ang hirap kasi talaga makabangon. Pero kapag ganito, halimbawa ngayon magla-lockdown ulit, napakasarap mag-printing habang yung iba busy sa pagne-Netflix, tayo naman ay tuloy-tuloy pa rin ang ating negosyo, no? Hindi tayo basta-basta maaawat ng mga pandemic na ganyan. Marami pa rin tayong mga pwedeng maging kliyente, no, kahit pandemic kasi true online naman tayo eh. Kapag nag-market online, pag may naging kliyente, chat. So kapag okay na 'yung production, 'di ba? Pag nagbayad, GCash, kapag di-deliver na natin, lalamove, 'di ba? Puro ganoon ang setup natin, no? Hindi na natin kailangan lumabas. Kapag halimbawa ng order tayo ng materials, PM lang kay Uniprint, pwede rin tayong magpa-deliver diyan sa ating mga bahay. Okay, so magandang-maganda ang printing actually. Kahit mapa sublimation 'yan, mapa digital screen printing, basta marunong tayong mag-market ng ating negosyo. 'Yon. So maraming salamat din Sir Arnie Joben. 'Yan. So maraming salamat po, no, sa mga ayun, no, nag-send si Ma'am Nancy Mauro ng 50 stars. Ito si Ma'am Nancy ay magne-negosyo 'yan pagka-uwi galing Italy. Yan, sa pauwi na yan ng September. So, isang buwan na lang, Ma'am Nancy Mauro, makakauwi ka na rin dito sa Pilipinas. So, matagagigil na gigil na to magnegosyong printing si Ma'am Nancy Mauro na lagi nagsisend sa atin ng 50 stars. Yan. So, maraming salamat, Ma'am Nancy Mauro. Yan. So, maraming salamat po sa iba pa nating mga ka-printers na nanood ng ating webinar. So, sana po na-appreciate natin yung mga naging topic natin ngayong araw. So kung lalakasan nyo lang yung loob nyo at talagang gusto nyo pasukin ng negosyong full sublimation, napakasarap po. No, kagaya namin, tulad dyan, magpapalit na kami ng mga uniform kasi medyo lumiliit na, Kuya Ude. So, lumalaki ka na, tumataba ka na. Oo, so kikita na naman yung mga nagpo-full subli sa amin. No, pero syempre, kami yung magpiprint ng aming uniform. No, so sila lang ang magtatahe, magpe-press,
Ayan. So, ganun talaga. Kapag may full sublim ka, yearly, minsan yearly, nagpapalit ng uniform ang mga company. Talagang yung printing ng full sublim ay long-term business din. Tuloy-tuloy. No? Walang katapusan yan. At ito talaga yung tanging paraan. Pag halimbawa, ang gusto mong uniform ay talagang pool, lahat yan may tatak. No? Yung buong buo. Okay? So, maraming salamat po ulit sa mga nag-attend ngayong hapon. So, sa mga gustong umattend ng ating webinar bukas, ang topic natin ay sportswear na tutorial. And ano ko na rin ha, baka singgit lang, Kuya JJ, bukas meron kaming FB Live ni Sir Joel Garyando. Abangan nyo po, advanced CMYK process. Yun, so sa mga interesado ng t-shirt printing, no, yung mga pag-layout ba yan? Separation ng and actual printing. Yun, so napakaganda niyan. Actually, mas maganda talaga kung mas palawakin pa natin yung ating negosyo. Kung nagdi-digital ka ngayon, unti-unti mo na rin aralin ang mga screen printing. Dahil may pagkakataon po na may mga tanggap tayo na hindi natin ma-cater dahil mas maganda siyang i-apply sa mga screen printing process. Okay, so mag-aral kayo dahil total naman magla-lockdown, no? Wala naman tayong gagawin sa bahay. Pwede nyong ito-on yung ating mga ilang oras para sa panonood ng ating mga libreng webinar na kinakandak ni Uniprint. So pwede kayong magpunta sa ating website at pindutin ang ating webinar at makikita nyo dyan yung ating mga schedule. Oh. So bukas, sportswear printing business ang topic ni Kuya Mujonel. Yan. So mas maraming idea yan sa usapang sportswear printing. Yan, so pwede nyo i-click yung ating link, yung ating topic at may makikita kayong link diyan kung saan tayo mag-re-register. Yan, so pilapan nyo lang yung ating name, last name, email address, contact number at huwag nyo kalimutang pindutin ang ating register now button. Okay? So para naman sa mga gustong mag-avail ng package kay Uniprint, lalo na yung mga umattend kanina, na feeling ko napakarami kong nahikayat na bumili kay Uniprint ng mga makina. So, pwede kayong pumunta sa ating Uniprint website, pindutin yung catalog, at mamili na kayo ng mga napupusuan yung package dyan. So, tandaan po natin na yung ating mga presyo dyan ay hindi pa po yan stable. Kumbaga, pwede pa yung magbago kapag depende sa stock ng ating mga printer. Okay? So, mas maganda mag-PM po kayo sa ating mga sales sa ating Uniprint website, sa ating Uniprint page at Uniprint website para mas malinawan tayo sa ating mga presyo. At kung halimbawa ang naka-order na kayo, we accept order for delivery shipping at pwede nagdi-deliver po kami, no? Meron tayong through tawag doon, tawid dagat o kahit sa ano pa yan, aeroplano, pwede tayong magpadala kahit sa Mindanao pa yan. So meron tayong Lala Move, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo. So ang ating delivery shipping po ay mula Monday hanggang Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At yung pagbabayad naman natin ay mas pinadali ngayon, no? So pwede tayong magbayad gamit ang ating mga bank account, no? So pwede tayong magbayad through Metrobank, BDO, BPI, GCash. At kung wala naman tayong mobile banking, meron naman tayong Cebuana Pera Padala, EasyPay, M. Lubelier, Bayad Center, at meron din tayong, tumatanggap na rin tayo ngayon ng Visa MasterCard. So, Kuya Ude, para sa ating mga namumroblema, no, sa ating mga makina. Ayan, yes, so, kung kayo po yung namumroblema sa ating makina. Okay, so ito po, tumawag lamang po kayo sa numerong 0917-106-3584 para po sa Globe. And meron din tayong 0933-817-3738 para sa Sun. Ang technical schedule po natin is Monday hanggang Saturday, 9 to 6 p.m. Yon. So ang ating mga branches po ay sarado ng Linggo. At ang naiiwan pong bukas ay itong ating main office. So sa ECQ po ay medyo wala po tayong tawag dito. Medyo wala po tayong store hours. No, so mag-PM pa rin. Pero pwede pa rin tayong mag-PM sa ating mga page para kung sakaling payagan naman tayo na mag-open, no, sa mga ganyang sa panahon ng ECQ. Okay? So mag-PM pa rin kayo baka sakaling may mag-reply sa atin. Tsaka para sa mga ating mga ka-printers, bago pa dumating ang lockdown, mas maganda kung mag-stock na tayo ng mga
consumables kagaya ng mga ink, importante yan, no? Yung mga DTP, LTP, yung mga vinyl, yan. So kadalasan yan ang lagi nating ginagamit sa ating mga negosyo. Yan. So maraming salamat po sa ating mga nanatiling nanonood hanggang ngayon. So samahan niyo po ulit kami bukas sa live stream nila Kuya Ude, yes, at ni Sir Joel ng Imprenta de Pilipinas. Yeah. CMYK process po tayo bukas ang ating pong topic. May actual, mayroon po tayong separation hanggang sa actual printing process po tayo. Yun. So, ayun. Yun nga po. So, maraming salamat po. No? So, yun lang. Maraming salamat po.